ginagawa nilang strategy para bumili or come on is yung mga freebie, sir. May libreng mouse, may libreng mousepad, may libreng flash drive, di ba? May libreng disket. Disket. Hello everyone and welcome to another video. Kamusta Marion? hello everyone. Mabuti naman ako. Kamusta Sir Fitz? Yes, and okay rin naman and welcome sa another video dito sa ating channel and also another installment of our ongoing series which is yung how to buy something, no? So tips pag bibili ka ng mga kung ano-anong mga bagay and I hope you can subscribe to our channel para makakuha kayo ng mga tips when we discuss this topic, no? And for today, ang i-discuss natin ay tips para makabili ng pagbibili ka ng laptop. Ayan, yeah. Oo. Naisip natin yung laptop kasi sa ngayon na pandemic at uso ang work from home, di ba? Nag-boom ang mga laptop at internet connectivity, di ba? So, sa mga ka-RK natin dyan na nasa bahay, kay student ka man, or you're an employee, or professional, or maski businessman ka, you need to have a reliable laptop. Mm-hmm. Oh, ano siya, no? Parang naging essential gadget na rin siya pagdating sa pagtatrabaho and pagninegosyo, yung laptop. More so dito ngayong panahon na to, no? So, ano bang mga tips natin pag bibili tayo ng laptop? Kasi isa yan sa mga pinakamahirap gawin dahil ang daming laptop, no? And plus, meron pa tayong mga option ng pag-a-assemble ng sariling computer, di ba? May mga friends ako nag-a-assemble ng PC sa bahay, eh. So, ang gusto nating focus dito is, of course, yung mga money-saving tips, no? Para makuha nila yung value for money nila pag bibili sila ng laptop or computer. So, ano ba yung mga naisip nating tips, Marion? Oo. So, una sa lahat, I think, alamin muna natin kung anong needs natin. Ang laptop, yes, it can do a lot of function, pero ano muna yung mga primary roles ng laptop na gagamitin natin? Kasi siguro sa mga bata, they need it na maganda yung camera kasi online schooling sila. Sa mga teenagers, no? Pagkatapos ng school, maglalaro sila. So, dapat maganda rin yung game specs ng laptop, di ba? Sa mga professionals naman, basta kaya lang yung mga MS Word, yung mga Office, di ba? Okay na yon. Sa mga graphic artists dyan, nako, kailangan loaded sa specs yung laptop kasi multiple programs yung pinapaandar yan ng sabay-sabay. So, kayo mga ka-Arky, ano ba yung ginagawa ninyo? At ano muna yung pangangailangan. Kailangan mo ng laptop, pero anong role ng laptop ang para sa'yo? Tama, no? Importante na tanungin mo sa sarili mo na saan mo ba siya gagamitin? At pangalawa na rin siguro is, sino ba yung gagamit nung laptop? May mga kilala ko yung laptop nila, yun din yung ginagamit nung asawa nila. Or may mga laptop na siyempre yun din yung ginagamit ng anak nila pag nag-aaral. So yung gamit nila at saka nung mga kasama nila siguro na makikigamit ng laptop ang i-consider. And ang usual na para sa akin na ang usual na consideration ko, kailangan yung laptop ko malaki yung screen. So hindi pwede sa akin yung mga 13 inch kasi on my end naman, since we work a lot on numbers, halos araw-araw may nakabukas akong Excel. So, ang hirap pag maliit yung screen. Kailangan maraming columns yung nakikita ko sa tables ko, di ba? So, para sa akin, consideration ko, minimum 16 inch pataas. So, kaya ang laptop ko, 17 inches, 18 inches, usually ganun kalaki. And maski yung keyboard, kailangan yung merong number pad kasi madalas ako mag-type ng number. So ang hirap kasi pag yung number pad yung nasa taas lang yung numbers, di ba? So dapat meron sa gilid. So ganun yung yung considerations ko aside from the usual, of course, specs. Kasi madalas ang mga laptop
ang binibida talaga nila yung best features nila na ganito kalaki yung speed, ganito kalaki yung ano, yung memory, etc. But yung mga considerations na yon na kailangan yung keyboard merong number pad, tapos kailangan malaki yung screen, hindi mo ito maiisip kung hindi mo kinoconsider yung kung paano mo gagamitin yung gadget, di ba? Tama? Mm-hmm. Oo, so na-imagine ko, Sir Fitz, malaki yung laptop mo. Kailangan mo na malaking table. Yes, oo. Tawag rito, para sa akin din, since nagla-livestream din tayo, di ba? Maganda yung camera. And kasi ayoko na rin mag-invest pa sa isang webcam. Alam mo yun? Mm. And also, isa kong consideration din, yung mga port niya. Ano ba yung mga ikakabit ko sa kanya? Ilang USB port ba yung kailangan ko, di ba? It's and things like that. Of course, very important yung mga specs na kailangan mabilis dito, mabilis yung graphics, etc. kung magagraphics ka. But yung utility natin, I think that's something that a lot of people forget to consider. Ano ba yung mga gadgets na ikakabit natin sa kanya, di ba? Kasi na I remember mayroon laptop yung friend ko na isa lang yung USB port, tapos walang yung 8 pin eh, yung laptop pala na yon ginagamit niya pang presentation, so kailangan mayroong kabitan ng projector, alam mo yun, kasi hindi pala presentation but yung ano siya, nagsispeak siya eh, kasi trainer siya. Corporate training siya. So, syempre, kailangan nakakabitan ng overhead projector. So, either merong, ano, merong yung 8-pin connector or anong tawag mo doon? Yung, HDMI, ano? NVGA yata tawag nila doon. Yes, oh, tama, may HDMI. So, itong mga to, mga ganito, these are considerations dapat din kung paano mo gagamitin, lalo na kung gagamitin mo siya sa work. Yan yung usual na, ano eh, laging nakakalimutan yung mga ports no na kailangan mo. Naniniwala ako diyan, Sir Fitz, kasi trainer din ako dati. Naku, napakasarap na moment 'yan pag magtotok ka na tapos may projector ba kayo? Ito sir, yung projector. Hindi pa sa port. Tama, 'di ba? Kasi kalamihan ng mga laptops ngayon, USB port lang yung meron. Minsan nga yung HDMI wala eh, kailangan may adapter kang dala, di ba? Tapos syempre kung yung laptop mo rin maikse yung power cord, alam mo yon, ako kung may talk ako, nagdadala rin ako ng extension cord, baka mamaya kasi which is also a consideration no, yung battery life, kung ikaw ay madalas na nasa labas, alam mo yun, kasama sa lifestyle mo na mukhang dadalhin mo tong laptop na to sa labas. Then that's also... Ay, alam ko yan. Important yan, Sir Fitz, yung battery life. Kasi battery life. Pag pumupunta ako ng Starbucks, agawan sa saksakan ng port. tama, no? So, I guess what we're trying to say again is to know ano ba yung magiging gamit mo dun sa laptop. Imagine your daily... regular routine in using the laptop, and dun mo marirealize ano ba yung mga important features na meron dapat yung bibilhin mong laptop so that when you go out and shop for a laptop, alam mo yung sasabihin mo dun sa nagbebenta, di ba? Na, sir, ito po maganda. Hindi, ito meron akong listahan ng mga features na kailangan ko. And bigyan mo ako ng model na meron ito. Tama, di ba? Sir Fitz, may kukwento ako, no? So, nung unang bili ko nitong laptop, mga 2 years ago, ang RAM nito is 8 gig lang siya. So, binenta sa akin, stock. Wala naman akong dinagdag or minodify, no? So, initially, yeah, 8 gig, okay. Pero syempre, pagdating sa RAM, ito yung ano eh, capability niya to handle different programs na sabay-sabay na nakabukas. Kasi pag mahina yung processing power mo, yung parang naghahang. Diba? Yes, yes. Oo, tapos diba tayo, pag may kausap na client, nakabukas yung Zoom, nakabukas yung Excel mo, and may mga Word ka pang nakabukas. So, ang daming nakabukas. So, parang minsan, pag hindi maganda yung processing power or loaded na siya, bumabagal. So, what I did, a few months ago, nung
ECQ, pumunta ako ng mall, pina-upgrade ko siya to 16 gig. So what am I trying to say here, no? You should also be forward-looking din, no? Perhaps, yes, nakakamura ka with this price. Ito lang yung spec niya, ito lang yung RAM niya. But moving forward, di ba, as you enter into a career or gagamitin din yan ng ibang mga kasama niyo sa bahay, baka kailangan talaga is you leave an allowance para mas maganda yung processing power ng laptop niyo. In short, wag na tayong magtipid kung may nakikita tayong need in the future na paggagamitin naman ng higher modification or higher spec na RAM para sa laptop na bibilhin ninyo. Maganda yung sinabi mo no, na kailangan forward-looking. No? It's not just thinking about the specs that you need now, but the specs that you might need in the future given that ang laptop ay at least, I guess, at least 5 years mo gagamitin yan. No? Kung maingat ka, more than 5 years, may yung last na laptop ko before ko binili itong gamit ko ngayon, tumagal sa akin ng 8 years. So, matagal. And of course, inevitable na kailangan mo mag-upgrade kasi yung mga software mismo, tumataas yung mga requirements pagdating sa specifications, yung operating system natin nag-upgrade na kailangan na mas malaki yung RAM or memory, etc. So, it's a consideration. Although, syempre, yung meron tayong budget constraints, but I guess we should look for a laptop na pasok sa budget natin pero hindi tayo papahirapan in the near future by kasi may mga kilala ako bibili ng laptop yung eksakto lang yung specs doon sa kailangan nila ngayon. Correct. Yun nga eh, mag-upgrade lang usually ang operating system, magiging sluggish na eh, di ba? So it's something to consider. And para sa akin, isang additional tip, may mga maraming nagre-review ng mga iba't ibang laptops online, hindi lang sa mga forums at saka sa mga social media, but of course pati sa YouTube na pwede nating panoorin, no? Ang sa akin, ang process ko pag bibili ako ng laptop, number one, meron akong mga minimum requirements. Ito nga yung mga specs na kailangan ko. Pangalawa, mag-ano ngayon ako? Magsesearch ngayon ako sa YouTube ng mga reviews ng mga latest laptops or latest gadgets. Pwede tayong mag-type ng ano, laptop review. Makikita naman natin yung mga latest videos. Panoorin natin, tingnan natin kung ano yung medyo magugustuhan natin. And then, i-check natin yung specs nitong laptop na to kung papasok siya dun sa specs na kailangan natin at saka yung papasok sa dun sa budget natin. So, malaking bagay eh, yung nagbabasa ka ng mga review or nanonood ka ng mga review nung mga balak mo na bilhin na brands or models, no? May dadagdag ako dyan, Sir Fitz. So, maliban sa mga review, no, na makikita online, ang ginawa ko rin, no, nung naghanap ako ng laptop. So, una, nung employed pa ako, inobserve ko, no, sa company namin, ano yung dominant brand ng company-issued laptop. Oh. Kasi nagbibidding yan eh. Di ba? Nagbibidding yan eh. Spec, value for money. So, bakit pinili ito nung employer ko dati na isang malaking company? Bakit pinili itong brand na to? There has to be a reason. At of course, kasama na doon yung durability, yung tibay niya. Tama. Then, maliban doon, I also asked my tita who's working in a bank naman. So, ano naman yung company-issued laptops nila, mga computers nila doon? So, itong brand na to. So, more than one benchmark tayo. So, okay. So, maganda pala tong brand na to. Yeah, that's a very good insight. And bukod sa pagtatanong sa social media na ano bang magandang laptop ngayon, it's also good to observe yung mga ganun, no? Lalo na yung mga, kung may mga kaibigan tayo na mayroong mga company-issued na laptops. That's actually a very good strategy. And may additional tip ka pa ba, Marion? Sir Fitz, ito. Last na siguro. Payment terms. Ayan. Okay. So, Sir Fitz, dito na papasok yung ano, yung question one time, no? Yung ano to, pag gumagamit ka ng credit card machine, di ba? Credit card ka ba o cash? Ayan. Sir Fitz, expert ka dito. Ano masasabi mo?
Para sa akin, lalo na sa mga gadgets, may leverage yung pagbabayad ng cash. So, kung kaya natin magbayad ng cash, itry natin kasi mapapansin nila yan sa mga bilihan ng laptop. May mga naka-display na price, pero pag sinabi mo na cash ang ibabayad ko, makaka-discount ka pa eh, mga 1,000 or 2,000 pesos. So malaking bagay din yun kasi yung 1,000, 2,000 pesos, pambili mo rin yun ng accessories, di ba? If ever, or peripherals, mga adapter, etc. So, kung kaya nating magbayad ng cash, magbayad tayo. Ang tip ko dyan, since ang isang laptop naman ay magagamit mo siguro in 5 years time, sa loob ng 5 years, mag-start ka mag-ipon for your next laptop the moment na bumili ka ng bago. So, for example, 60,000 yung laptop na binili mo. So, kung yung laptop na binili mo would last you for 5 years, that means meron kang 60 months para mag-ipon ulit ng, sabi na natin na 60,000, di ba? Which means na the month after mo bumili ng bagong laptop, pwede ka na magsimula magtago ng 1,000 pesos a month. Alam mo yon. So that pagdating nung 5 years na gusto mo nang bumili ng bagong laptop, kahit hindi pa sira yung bagong mong laptop, di ba? Kahit na gumagana pa. Actually, okay nga yun kasi pwede mo pang mabenta eh yung laptop mo kasi good working condition pa siya. Meron ka ng pera na pambili ulit. Ngayon, paano yung inflation? In 5 years time, syempre iba na yung price yan. Doon papasok yung luma mong laptop kapag binenta mo siya. Siyempre, second hand, mabibenta mo pa rin yan kahit na 10 or 20% of its original value. Yun yung pupuno nung siguro nung additional na naging cost nung laptop because of inflation. But at the very least, at the end of the usable time or period nung current na laptop mo, meron ka na rin cash na pambili. But of course, that's in an ideal world. At the end of the day, kung meron ka namang credit card, I guess that's one way that you can leverage debt. Kasi karamihan din naman ng mga nabibilan ng mga gadgets, nag-o-offer ng 0% interest. So kahit na through credit card mo siya nabili, magaan pa rin siya sa bulsa kasi naka 0% interest. Pero syempre kung hindi sila nagbibigay ng 0% interest, pwede naman sila mag-shopping at magtanong ng iba pang sa mga iba pang mga tindahan, no? So yun. Ang tanong ko sa iyo, Marion, yung pagbili ba ng laptop since it's a high price item, would you advise buying that online? Ano mo yun, yung gadget na yan? Kasi 'di ba marami rin nagbebenta online na may mga online stores, etc. Ikaw, para sa'yo, okay ba yun? Do you think that's a smart thing to do? Ako as a buyer, and I consider kasi laptop is something ng very complex din, no? Kapag may nakita, mamaya hindi sumindi yan pagka-deliver sa'yo, yari na, di ba? Paano so, ka na? Para sa akin, kung bibili ka online, make sure that you buy directly from the brand, I would say, no? For example, kung bibili ka ng MacBook di sa Apple Store ka bumili, alam mo 'yon, or a certified na distributor kasi importante yung warranty. I guess it's a reality na merong mga lemons, yung tawag nila diyan, no, na talagang may manufacturing defect from the start. Minsan lumalabas yan after a week or 2 weeks of using it. So make sure na covered by warranty yung iyong bibili na gadget, which is something na makukuha mo kapag you buy directly from the store na licensed distributor or from the brand itself. Pag bibili ka naman ng second hand from someone in social media, I guess I would advise na you meet up na lang siguro, no, para ma-inspect mo rin in real life yung gadget, no, or yung laptop. I guess yun nga, no, medyo mahal kasi itong item na to para
basta-basta lang na bilhin kung kanino, no? But of course, kung if you're buying from yun nga, a brand or a licensed distributor, mas kampante ka if you don't want to go out and just buy online and wait for it to be delivered. But you have to be clear dun sa bibilhan mo na ano yung terms nila pagdating sa warranty. Baka mamaya mabasag nung courier, ano, 'di ba? Ano yung ano yung terms nila pag ganyan? Baka mamaya mabalibag lang sa delivery, no? So ikaw mismo alam mo kung ano yung kailangan gawin kasi baka mamaya i-require pala nila na picturean mo pag dumating, 'di ba? Tapos hindi mo pinicturean, di wala ka ngayong proof na nasira siya sa delivery. So before ka pa man umorder, you have to clarify it, I guess, from the online store kung ano ba yung mga protection mo pagdating sa pagdating sa mga defects and mga risk sa delivery, no? Yun. Nako, para sa akin, Sir Fitz, kung ano lang, kung siyempre magpapasahan 'yan, sasabihin nung seller, maayos 'yan. Sasabihin nung nag-courier, sasabihin nung nag-deliver, hindi, maayos ko rin yung dinala. So, pasahan na yan. So, for me, ayaw kong malagay sa ganung ano, na nagpapasahan yung dalawa. So, I'd rather na ako na lang yung pumunta. And at the same time kasi, no, brand new laptops, wala pa yung office na naka-install. So, you can ask the buyer na rin, the seller na rin to install. So, magdaragdag ka lang ng bayad. And minsan, di ba, pwede mong hiritan, pakilagyan na lang din to ng antivirus na libre or ano pang mga apps na meron ka dyan sa ano. Actually, tama. I remember that, no? Pag pupunta ako sa mga bilihan ng mga computer, minsan, ano na yun, no? Add-on nila. Kapag alam nila na nagka-canvas ka, sasabi nila, sir, pag dito po kayo bumili, may libre kayong mousepad. Yung mga ganun. So, I guess that's an advantage of buying personally, no, appearing. And I would say, idagdag ko na rin yun, no, na bonus tip. Kapag bibili sila, huwag silang mahiya humingi ng freebies. kasi minsan meron, no? Konting ano lang, konting lambing na parang baka may extra kayong laptop bag dyan na akin na lang. Alam mo, kasi minsan magugulat ka, may libre kang USB flash drive, 'di ba? They're willing to give you basta ano, no, basta doon ka na lang bumili, kasi pagdating naman sa price ng mga laptop, different stores would have similar prices kasi may mga SRP naman 'yan. So minsan ang ginagawa nilang ano, ginagawa nilang strategy para bumili or come on is yung mga freebie. Sir, may libreng mouse, may libreng mousepad, may libreng flash drive, 'di ba? May libreng disket. Oo. Actually, may nakita ko ring light. Meron ako. Well, ito naman cellphone, which probably will be one of our topics in the future na paano bumili ng cellphone. But yun nga, meron ako nakitang nasa mall ako. Siyempre, ang dami na nagbebenta ng cellphone. Merong promo. Pag bumili ka ng cellphone, may libreng ring light. Sabi ko, ah, okay to. Ako, that would be a good reason for me na doon ako lalapit kasi may libreng ring light, no? So yun, no, may additional tips pa ba? Okay. Tagdag ko pa pala, Sir Fitz, yung sa pag-personal, no, face to face ang yung pagbili ng laptop. So ako, I usually observe the salesman yung nagbebenta, no. So I ask them magkano yung presyo, ganyan, magkano pag cash, di ba? And some of them, yung magaling talaga, who want to be transparent, yun ang ano nila, meron silang book, papakita nila sila sa'yo, sir, ito yung cash, ito yung kapag credit card. So, dun palang makikita mo na, okay, mas mura yung cash, yung in-explain natin kanina, no, yung benefits of buying in cash or buying in credit. So, ang daragdag ko lang doon, kapag kunwari, there's really a need to get a laptop na because in 1 week, papasok na yung anak mo sa school, you may be forced to go into credit card using yung sinabi nga natin, 0% interest, di ba? But if kaya pa naman, no, looking ahead, di ba, pwede mo nang simulan pag-ipunan yung laptop mo. Oo, tama. Okay, so I guess marami-rami na tayong tips na naibigay. So I hope meron kayong nakuha na mga bagong kaalaman pag kailangan yung bumili ng
laptop. So, of course, sa mga susunod nating mga videos, marami pa tayong mga ibang i-discuss na mga tips sa pagbili ng mga kung ano-anong bagay. Pero kung meron kayong isasuggest, you can leave it sa comment section kung meron kayong gustong i-discuss na bagay na pwede nating bigyan ng tips para pagbibili tayo noon ay makatulong sa inyo na makatipid. So, if you like this video, please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our channel. Subscribe po kayo. Subscribe kayo mga ka-RK, mga friends ninyo. Marami pa kayong makikitang bibili ng kung anong bagay under the sun. Oo. So, that's it. And maraming salamat, Marion, for joining me in this video. And see you again, mga ka-RK, sa next video natin. Bye-bye! Bye!